Hello everyone! Magandang araw! So lately, naging suki tayo ng mga laboratory clinics. Ganun na rin ang mga ultrasound clinics kasi nga po, dahil we're expecting another baby! Yay! And yun na rin ang naging dahilan kung bakit medyo naglilo tayo sa pagbibideo, no? Sa pag-upload ng mga videos ng mga nakaraang buwan. I think inabot din ng almost 4 months na hindi tayo po nakapag-video. So late lang tayo nakakapag-video dahil na nga rin sa pregnancy ko. Tapos after naman nung medyo okay-okay na ako sa pregnancy, eto na, usapang bahay naman. Na busy naman po tayo sa house hunting. Kaya naman po, kung hindi pa po kayo part ng ating family / community, be a part by clicking the subscribe button down below para na rin po sa iba pang mga ganap sa buhay sa Canada. So, since na-share ko na po sa inyo ang ating pregnancy good news, ngayon naman, usapang bahay naman tayo. So, finally, thanks God! At nakakuha na po tayo ng ating sariling bahay. Another yay! Although, hindi siya talaga kagandahan, no? Hindi kagaya ng mga nakikita nating bahay na ito na naglalakihan. Bali, yung nakuha lang po namin ay sakto lang sa aming family. So, since maliliit lang din naman kami, kaya maliit lang din ang nakuha naming bahay. Ayan. So, pero syempre kahit na maliit siya, 'di ba, kailangan ma-maximize lang natin yung space. Tsaka yun lang din naman ang need namin na space for this moment. So hangga't hindi pa naman sila naglalakihan ng mga bata, so hindi rin naman namin kailangan ng malaking bahay. At tsaka isa pa kasi since isa lang naman din ng nag-work sa aming family, no? Dahil ako ay hindi pa nakakapag-work sa ngayon dahil nga sa pregnancy at saka meron pang maliit na bata. So, hindi pa ako makabalik sa pagtatrabaho. So, siguro, once na full-time na silang nag-school, mga 5 years old or 4 years old, ayun, siguro, pwede na akong makapag-work. So, for the meantime, na hindi pa ako nakakapag-work at isa pa lang ang nagtatrabaho sa amin, kaya naman, yun lang ang afford namin, no? Hindi naman kalakihan na bahay. At saka mahirap din po kasi na sa panahon ngayon, lately, di ba, napaka-uncertain ng mga nangyayari sa ating mundo, sa ating paligid. So, hindi natin alam kung kailan ba tayo may trabaho, kung kailan ba tayo malakas, di ba? So, kaya nandun lang kami sa safer side na kung ano lang talaga yung afford namin. At the same time, syempre, meron din naman tayong iba pa pinaglalaanan. Meron pa tayong mga bagets, no, na pagkakagastusan. So, kailangan din nating magtabi para sa savings and education na lang. Syempre, hindi na rin tayo bumabata. Kailangan na rin natin ng kahit papano ay may natatabi na rin tayo para sa ating retirement. Just in case na in the future ay hindi na tayo capable na makapagtrabaho, at least meron pa rin tayong kahit papano na madudukot, no? Hindi na tayo mahirap kasi lalo na sa case namin dahil late na rin naman kasi kami nakapag-aroon ng family. So, ayan. Nagsisimula pa lang kami. Yung iba sa age namin ay nakapag-graduate na siguro ng elementary, high school, or baka nga yung iba pag maaga talaga nag-asawa, college, no? Nakapagpa kami two years old, 2.5, and then, ayan, pregnant ulit. So, mahirap po kasi magpa-bongga-bongga ng bahay, no? Ang laki-laki nga ng bahay. Tapos, eh, hirap naman sa pagbabaya, di ba? Halos hindi mo na matuluyan o matulugan yung bahay na kinuha mo, yung binili mo, dahil nga sa sobrang laki ng binabayaran mo, dahil malaking kinuha mo, kailangan mo mag tatlong trabaho, dalawang trabaho, kayong mag-asawa. So sa amin, it will not work like that. So, the simpler, the better. So, mas simple, mas less yung stress, di ba? Mas, wala ka masyadong iisipin na pag
mga bayarin. So, lalo na kung isa lang naman ang nagtatrabaho, at least yun ang iniisip namin kasi kung kukuha man kami sa halimbawa ng sariling bahay, kahit isa lang yung magtatrabaho sa amin, makakasurvive pa rin kami. Kumbaga, na namin yung mga finances, no? Na hati-hati na ba namin kahit isa lang ang magtatrabaho, just in case, di ba? Sa mga panahon nga na ngayon, lalo na na dami nga nawawala ng trabaho dahil na rin sa pandemic. Hindi pa natin alam kung kailan magiging normal ang lahat. Kahit na basabihin natin meron na rin vaccine, no? So, hindi pa natin mag-guarantee anything in the future. So, yun yung napag-isipan namin na at least kahit na hindi kagandahan, hindi kalakihan, hindi kabunggahan, at least comfortable ang family namin, di ba? At least masaya yun ang family natin pag regardless kung gaano man siya ka simple, di ba? Kasi sa naging experience namin since palipat-lipat kami ng tirahan, parang if I were to recall 2018 lumipat kami, 2019 lumipat kami, and ito nga 2020 finally nakakuha na tayo ng sarili nating bahay kasi ang hirap po talagang mangupahan. At kumbaga hindi natin alam kung kailan ba kailangan ng may-ari ang bahay nila, kung kailan ba nila ibebenta, kung kailan ba nila gagamitin, or kung ano pa mang gusto nilang gawin. Tapos syempre pagka nangungupahan ka, mahirap po talaga dahil may mga restrictions coming from the landlord, o hindi pwede yung ganito, hindi pwede yung ganyan. So nakatali ka dun sa mga ganung restrictions. At least kung naisip namin na kahit simple, maliit ang aming tirahan, basta at least meron kang freedom to do everything, di ba? Na nandun ka sa sarili mo, na magagawa mo yung mga gusto mong gawin, na walang restrictions ng landlord. Kung gusto mong palitan yung pintura, palitan yung flooring, or ano pang klaseng design sa wall ang gusto mong gawin, meron kang liberty to do that. Pero siguro po, pag medyo maganda yung panahon dito sa community namin, papakita namin sa inyo kung ano ba yung tsura ng paligid ng aming community. So, ayan. Kasi ngayon, medyo hindi nyo pa masyado ma-appreciate dahil medyo nag-iistong sa labas. Hindi nyo makikita yung puro snow lang, natatakpan na yung mga tanim, yung mga trees. Mas maganda kung around the springtime or kaya mga summer, ayun, para nagbo-bloom na yung mga trees and yung mga plants. Mas magandang makita yung community. Tsaka mas maganda rin kung naglalakad kasi sobrang lamig. Earlier tiningnan ko ang weather, nasa -14. So hindi rin tayo makapaglakad-lakad ng masyadong matagal sa labas. So thanks God sa mga blessings, no? Hindi naman to nanggaling sa atin. It is really from the Lord, no? Kaya wala tayong dapat ipagyabang kasi wala talaga tayong dito. It is all from the goodness of the Lord. So, salamat po sa inyong panonood. Kung meron pa po kayong mga video suggestions or ideas, please comment down below. And we'll hope to see you again po sa mga susunod nating videos. Stay safe, stay happy, and stay positive. Have a great weekend, everyone. Bye. God bless.